Hi guys! Welcome back to April's Vlog. Today's video ang ating pag-uusapan is sa naranasan ko, naranasan mo. Oo, ikaw na nanonood, naranasan mo to. Kasi kung hindi mo to naranasan, hindi ka manonood, diba? Oo, so naranasan natin to, naranasan ng karamihang babae sa atin. Isa po ako manicurista and then nagmamanicure ako, nag-nail art. Ito po yung nail art ko. Then yan po, kung nagustuhan niyo po yung aking nail art, mag-comment lang kayo diyan sa baba kung gusto niyo po akong mag nail art tutorial. Then ang ating pag-uusapan is tungkol sa buhay single mom. Nang 3 years po ako naging single mom since 2013, naghiwalay na kami ng kinakasama ko. Sa una, hindi talaga kaya, hindi ko matanggap kasi sino ba namang magulang o sino ba namang nanay na maging broken family, na gustong maging broken family ang pamilya niya. Siyempre, wala naman. Gusto ko siyempre buo ang pamilya ko, pero pinilit ko namang buuhin. Yun nga lang, hindi talaga para sa isa't isa. So, pero masakit para sa akin yung mga nangyaring ganun. Kasi, biruin nyo, 5 to 6 years na kaming nagsasama. Tapos, ganun ang nangyari na naghiwalay kami. Naghiwalay ng wala sa ayos kasi sa cellphone lang kami naghiwalay. Walang closure talaga. So, masakit para sa akin yung paghiwalay namin. Nandyan yung iyak ako ng iyak sa gabi. Buntis pa ako. Okay naman ako sa araw, pero pagdating sa gabi, pag nag-iisip ka, syempre buntis ka, ma-emotional pa tayo, mga buntis, tapos ganun ang nangyari, sobrang sakit talaga. Merong iba dyan na hindi nila kaya, kasi ganyan, ilang taon na kayong nagsasama, ilang taon na kami nagsasama, kasi matagal na, sayang, nagtitiis kayo sa ganyan, sa kanyan, nang nagugutom ka naman, tapos sinasaktan ka ba. So, naranasan ko kasi sa dati kong asawa na hindi naman niya ako binubugbog. Kumbaga nasasaktan ako, sinasaktan niya ako. Minsan pa nga one time, na simula loob ng bahay, nagisak palabas ang pinto. Nagkasugat ako dito. Nagtanong pa yung nanay ko kung napapano yun, nasabi ko na dulas lang ako sa banyo. So, syempre tayong mga asawa, minsan pinagtatakpan natin yung mga asawa natin kahit mali na, pero hindi pala dapat yun. Kailangan sasabihin mo sa nanay mo para alam ng nanay mo kung anong gagawin o anong sasabihin para mapagsabihan din yung kinakasama mo. So, ganito yan ang nangyari. Hindi ko talaga sinabi sa nanay ko ang nangyari sa akin na pinagbubuhatan ako ng kamay. Kahit yung nasa probinsya nila kami, pinagbubuhatan niya ako ng kamay. So, dumating yung araw na talagang hindi na namin pwedeng ipagdugtong yung aming pagsasama. Naghiwalay na kami. Yun lang naman ang dasal ko, mabigyan ako ng tamang lalaki na irerespeto ako, hanggap niya lahat. Kaya napakapalad ko dahil siya ang napunta sa akin at siya yung taong hinihiling ko kay Papa Jesus na sana ibigay sa akin. Sa ngayon po, 3 years na po kaming nagsasama. 2017 po kami nagsama. 3 years na po kami ngayon at sana magtuloy-tuloy ang years namin, sana tuloy-tuloy ang aming pagsasama at sana hindi siya magbago. Yung anak po natin ang inspirasyon natin sa buhay-buhay kasi sila lang talaga yung kumbaga sila lang yung kasama natin simula una hanggang dulo. Kaya wag nating isipin na lahat ng lalaki kagaya ng nagiging boyfriend mo. Huwag mong isipin na lahat ng lalaki manluloko, nananakit, nanunugbat. Huwag mong isipin yun. May lalaking parang may lalaking nakalaan para sa'yo. Kasi
Maghintay ka lang at huwag kang magmamadali. Unang-una mong gagawin is yung ibangon mo muna yung sarili mo sa pagkadapa mo. Ito lang mapapayo ko sa mga single mom dyan. Wala nang tiwala sa mga lalaki. Huwag po ganun. Kasi po, may mga lalaki po na mababait. May mga lalaki po hindi po kagaya ng naging boyfriend mo. O hindi naging kagaya ng naging asawa mo. May mga lalaki na iba-iba ang ugali. Kaya po, huwag mo iisipin na porket single mom ka, hindi ka na dapat seryosohin. Hindi naman po ganun. May mga lalaki na nagsiseryoso po na tanggap ang iyong pagkatao, tanggap ang iyong nakaraan, tanggap ang lahat-lahat sa'yo. Kaya, intayin mo lang yun. Kusa naman yung ibibigay sa'yo. Maghintay ka lang at darating yan. Kaya ako naman ito ikinakwento kung ano yung naranasan ko. Kasi para ma-inspire ang lahat ng mga single mom dyan na nawala ng pag-asa, feeling nila wala na silang pag-asa, na hindi na sila makakahanap kasi meron ka ng anak. Hindi po ganun. Ang ipagdasal mo, eh yung makahanap ka ng lalaking kayang buhayin ka, kaya kang ipagtanggol, kaya kang ipaglaban, kayang tanggapin kung ano yung meron sa'yo, kayang tanggapin yung anak mo, kaya kang tanggapin ng buong buo. So, yun ang nahanap ko sa naging asawa ko ngayon. Sa ngayon, hindi pa po kami kasal, pero sana sa sunod na taon, ikasal na kami. Ang maipagmamalaki ko lang po dito sa aking naging asawa ngayon, may paninindigan, kaya kaming ibukod. Kahit nangungupahan lang po kami, kaya niya kaming ibukod. Kaya siguro nangyari yun kasi meron talagang lalaking nakalaan para sa akin. So, sa mga single mom dyan na nanonood sa akin, o ikaw na nanonood sa akin, sana na na-inspire kita sa mga kwento ko na talagang nararanasan ng karamihan sa atin. Second time na po akong nagbo-vlog o nagbi-video na sana suportahan niyo po ako. So guys, hanggang dyan na lang ang aking video at sana magustuhan niyo, and please subscribe and click the tiny bell para updated ka sa aking mga gagawing video. So yun na po guys, maraming salamat po sa panonood niyo and bye-bye!